Mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa World War II o ikalawang digmaang pandaigdig. Pag-uusapan natin kung paano nga ba ito nagsimula at kung paano rin ito nagwakas. Pero bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lang dito sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin niyang bell icon para man-notify ka sa mga future videos natin. Ang World War II o kilala rin sa tawag na Second World War ay isang pandaigdigang digmaan na nagsimula noong September 1, 1939 at nagtapos naman noong September 2, 1945. Nasungkot dito ang halos lahat ng bansa sa buong daigdig. Sa digmaang ito ay ang naglalaban ay ang dalawang alyansang militar. Ang una ay ang Allied Powers o ang Allies. Ito ay pinangungunahan ng Great Britain sa pamumuno ni Winston Churchill, ng Amerika sa pamumuno naman ni Franklin Roosevelt, at ng Soviet Union sa pamumuno ni Joseph Stalin. Pangalawa namang alyansang militar ay ang Axis Powers na tinawag ding Berlin-Rome-Tokyo Axis Powers. Pinangungunahan ito ng bansang Germany sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler, ng Italy sa pamumuno naman ni Benito Mussolini, at ng Japan sa pamumuno ni Emperor Hirohito. Ang World War II ay isang napakadugong digmaan na kung saan ay may tinatayang 85 million na mga katao ang namatay. Ang digmaang ito rin ay ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng tao. Pero paano nga ba nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II? Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay opisyal na nagsimula noong September 1, 1939, noong inatake ng mga Nazi German ang Poland. Pero ang Poland naman ay may garantiya na tutulungan sila ng Britanya at ng France. Kaya September 3, 1939 ay opisyal ding nagdeklara ang Britanya at ang France ng digmaan laban naman sa Germany. Gayunpaman, mabilisang bumagsak ang Poland dahil sa pagkakaroon ng sekretong kasunduan ng Germany at Soviet Union. Ang kasunduang ito ay tinawag na German-Soviet Non-Aggression Pact. Nilagdaan ito noong August 23, 1939. Napapaloob sa kasunduan ang gagawing paghahati ng Germany at Soviet Union sa Poland. 1/3 sa Germany habang 2/3 naman ay mapupunta sa Soviet Union. Kaya habang inaatake ng mga German ang kanlurang bahagi ng Poland, ay inaatake rin ng Soviet Union ang silangang bahagi nito. Naipit ang Poland sa dalawang malakas na bansa at tuluyan nang bumagsak ang Poland. At pagkatapos nun ay dumating ang panahon na tinawag na Pony War, na kung saan ay ilang buwan na walang nangyaring labanan maliban sa pagsakop ng France sa Saarland, Germany noong September 7 hanggang September 16, 1939. Pero napatras din agad ng mga German noong October 17, 1939. Naging tahimik ang unang buwan na pasisimula ng World War II. Naging daan din ito para sa paghahanda ng pwersang militar ng magkabilang panig. Hanggang sumapit ang April 9, 1940, sabay sinakop ng Germany ang neutral na bansa na Denmark at Norway. Sinakop nila ito dahil natunugan ni Hitler ang plano ng Britanya at France na pagpigil sa Sweden na suplayan ng iron ore ang Germany. Ang iron ore ay isa sa pangunahing kailangan para makagawa ng mga armas na pandigma. At naging patuloy ang ginagawang pagkilos ng Germany.
May 10, 1940 ay nasakop nito ng sabay ang Belgium at ang Netherlands gamit ang taktika ng mga Germany na tinatawag na Blitzkrieg o malakidlat na paglusob. Kasunod naman itong inatake ang France dahil nga sa malakas na puwersang militar at magandang taktika ng Germany ay inabot lamang ng 46 na araw bago tuluyang mapabagsak ng Germany ang France. At noong June 25, 1940, ang bansang France ay tuluyan nang sumuko sa Germany. Noong mga panahong bumabagsak na sa kamay ng Germany ang France, ay nakipag-alyansa itong si Benito Mussolini ng Italia kay Hitler noong June 10 at nagdeklara na rin ng digmaan ang Italy laban sa France at sa Britanya. Pagkatapos masakop ng France ay inakala ni Hitler na mawawalan ng pag-asa ang Britanya at madali niya itong matatalo. Kaya plinano niya ang agarang pagsakop sa Britanya bago pa man ito makarecover sa pagkatalo ng kaalyadong bansa na France. Kaya September 1940 ay sinimulan na ang paglusob sa Britanya na tinawag ngang Operation Sea Lion. Pero ang operasyong ito ay nabigo dahil natalo ng Royal Air Force ng Britanya ang German Air Force sa tinaguriang Battle of Britain. Dahil dito ay ipinagpaliban muna ni Hitler ang Operation Sea Lion. At noong September 27, 1940 ay pormal namang nilagdaan ang kasunduang alyansang militar sa pagitan ng Germany, Italy at ng Japan. Kasunod naman ito ay ang pagsali rin sa Axis ng Hungary, Romania, Bulgaria at ng Yugoslavia. At noong June 22, 1941 ay sinimulang sakupin ng Germany ang Soviet Union na kung saan ay 3 milyong sundalo ang pinadala ni Hitler para sa operasyong ito. Dahil nga sa lakas ng puwersang militar ng Germany ay may mga ilang bahagi na ng Soviet Union ang kanilang nasakop. Pero hindi rin yun nagtagal dahil sa ginawang pagpigil ng puwersa ng Soviet Union at dahil na rin sa biglang pagdating ng malamig na klima. Habang sa parteng Asia naman, ang Japanese Empire ay nagpaplano na sakupin ang mga bansa sa Timog Silangang Asia. Pero ang mga bansang ito ay kontrolado ng Amerika at ng Britanya. At isa pang problema ay ang karagatan na pumapalibot sa bawat bansang naririto, na nangangahulugan ng maraming mga labanan sa gitna ng dagat. At dahil alam ng Japan na wala silang laban pagdating sa pwersa ng Amerika at Britanya sa karagatan, ay plinano muna nilang atakihin ang naval base ng Amerika. Sorpresa nilang inatake ang Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii noong December 7, 1941 na kung saan ay napalubog nila at nasira ang 21 na mga barko ng Amerika. Nagawa rin nilang masira at mawasak ang humigit kumulang na sa 100 eroplano ng Amerika. Sabay din nilang inatake ang mga kolonya ng Britanya sa ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sa mga pangyayaring iyon ay nagdeklara ng digmaan ng Amerika at Britanya laban sa Japan, habang ang Germany naman na kaalyansa ng Japan ay nagdeklara rin ng digmaan laban naman sa Amerika. Pagkatapos nga ng matagumpay na sorpresang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor ng Amerika, ang Japanese Empire ay hindi na mapigilan sa pagsakop nito sa mga iilang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Habang sa dakong Europa naman ay patuloy pa rin ang naging labanan sa pagitan ng Germany at ng Soviet Union. At noong August 23, 1942, naganap na nga ang pinakamatinding sagupaan sa digmaan, ang Battle of Stalingrad. Tumagal ng 5 buwan ang naging sagupaan sa Stalingrad. Nagtapos ito noong February 2, 1943, noong sumuko ang mga sundalo ng Germany sa Stalingrad dahil sa kakulangan nito sa gamot at sa pagkain. Sa taon din na 1943 ay natalo ng mga sundalo ng Britanya at Amerika ang puwersa ng Italy at Germany sa North Africa.
Kasunod nito ang matagumpay nilang pagpapabagsak ng pamamahala ni Benito Mussolini sa Italy noong July 1943. Sa parteng Asya naman ay malaki na ang teritoryo na nasakop ng Japan. Pero natalo sila ng Amerika sa bakbakan na tinawag na Battle of Midway. Kasunod nito ang sunod-sunod na pagkatalo ng Japan, dahilan para unti-unting mabawi ng Amerika ang mga islang sinakop ng Japan sa Pasipiko. At sa parteng Europa naman, June 6, 1944, isinagawa na ng Allies ang malawakang pagbawi sa mga bansang sinakop ng Germany sa Europa. Tinawag itong Operation Neptune. Mahigit sa 156,000 na mga sundalong kasapi sa Allies ang dumaong sa Normandy, France. At noong August 1944 ay pinasok na rin ng Allies ang bahaging timog ng France. Kasunod nito ang matagumpay na pagbawi ng Allies sa mga iilang teritoryo ng France na gawa nilang mapaatras ang puwersa ng Germany. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na pagkatalo ng Germany sa kamay ng Allies. Lubhang nahirapan ang Germany na labanan ng sabay ang mga sundalo ng Allies sa kanlurang bahagi at puwersa naman ng Soviet Union sa silangang bahagi. Patuloy ang pagkapanalo ng Allies laban sa Germany, hanggang si Hitler nga ay nawala na ng pag-asang manalo sa digmaang ito. Kaya noong April 30, 1945 ay winakasana ni Hitler ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng paggamit ng cyanide at pagbaril niya sa kanyang ulo. Kasunod ng pagkamatay ni Hitler ay ang pagbagsak ng capital ng Germany noong May 2, 1945. At noong May 8, 1945 ay pormal nang sumuko ang Germany sa digmaan. Sa pagkakataong ito, ang bansang Japan na lang ang natitira sa Axis at patuloy itong nakikipaglaban sa puwersa ng mga Amerikano. At para hindi na mas tumagal pa at para hindi na mas marami pa ang mamatay sa digmaan, ay napagdesisyonan ng Amerika na gumamit ng makabago at mapaminsalang armas. Ito ay ang atomic bomb. Ang layo nila ay pwersahang mapasuko na sa digmaan ang bansang Japan. Kaya nga noong August 6, 1945 ay ibinagsak nila ang unang atomic bomb sa Hiroshima. At noong August 9 naman ay ibinagsak pa ang isa sa Nagasaki. At noon ngang September 2, 1945 ay formal nang sumuko ang Japan sa digmaan. At dito na nga nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig.